So ayan, good afternoon guys. So nandito tayo ngayon sa ating area, ayan, sa welding area. So ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin dito bilang tugon doon sa greening Tibet and greening the workplace. Ayan, so ang ginagawa natin dito yung mga recycle, ayan. So paano ba natin nirarecycle yung mga unserviceable or hindi na ginagamit na mga bagay na pwede pang gamitin na akala natin para sa iba is basura na, then para naman sa atin na nagre-recycle is nagagamit natin bilang isang usable material na pwedeng maging mag-contribute ng kagandahan sa palibot natin o sa isang area o isang bagay. So katulad nito, ginagawa natin yan. Yan po ay mga used CD and yung ano na, yung lagayan ng CD. So, ang ginawa natin is imbis na itapon o sunugin, so ang ginawa natin is ginawa natin siyang corting dito sa ating waiting area sa kubo, yan. So ito yung naging ano natin, naging project natin. Ano po? So isa pa sa mga ginagawa natin is katulad nito. Yan, mapapansin po ninyo yung isang estudyante natin. So ito yung isa sa mga ginagawa na recycle. Ano? Yan. Ito po ay yung mga conduit, electrical conduit na sobrang nipis ng tubo yung ginagamit sa ano, ginagamit sa electrical, yung mga tiniko-tiko nila. So dahil sa tiko na siya or hindi na siya mapapakinabangan, usually ang ginagawa diyan is kakalakal, ibebenta sa junk shop, then gagawin pera. So tayo, inisipan natin siya na pwede siyang maging aesthetic design sa isang bagay. Kaya yan, kita nyo naman. So sila ang, ano natin dyan, sila ang mga manggagawa dyan. Sila ang nag-design, pinadesign natin. Then later on, at mga susunod na araw, papa-explain natin sa kanila kung ano yung reason, anong design, and what is the specification ng kanilang design. Yan. So binigyan natin sila ng idea. Kaya yan po, yan. Recycled material siya. Ayan. So gagawin siyang wall. Ayan. Gagawin wall. Ayan. Kikita niyo naman. So yan. So matibay siya kasi syempre bakal. And ito yung plano. Ayan. Kita niyo naman. May plano siya. Diba? So may specification. Ayan. So yan ang kanilang pinagkakaabalan. Hindi lang yan isang span. So dito meron pa. Gagawa pa sila dito. Yan, itong isang ito, gagawa sila dyan. So, uubusin nila, yan yung naka-assign na project sa kanila. Then afterwards, or after that, so tapos na sila dyan. Yan, tapos na yung project nila. And bilang isang in-situ trainee, small in-situ trainee, so kailangan dapat at least meron silang project na matapos dito sa ating klase. At masasabi na may project silang nagawa ano, or na-contribute. Then ito ay isa ding kumbaga contribution natin doon sa greening Tibet. So, yung mga basura na gagawin natin mapapakinabangan pa sa ating workplace. So yan. Kudos sa mga ano estudyante natin. Shout out kay Wilson, kay Lostre, kay Anwario. Sino pa yung isa? Mandasok. Yan. So sila po ang naka ano dyan. So abangan po natin. Marami pa po kaming gagawin mga project na in relation with the recycling. Yan. So marami pa po yan. So yun lang. Bye-bye.